Welcome sa Palihan sa PS21. Ang PS21 ay ang General Education Course na Philippine Studies 21, Wika, Panitikan at Kultura sa Ilalim ng Batas Militar. Ito ay isang bagong kursong pinaunlad ng UP Diliman, Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, College of Arts and Letters, at sinimulang ituro noong ikalawang semestre ng akademikong taon 2019 hanggang 2020. Sa ngayon, itinuturo na rin ito sa UP Los Baños, Department of Social Sciences at Department of Humanities, at sa UP Cebu, College of Communication, Art and Design. Ang PS21 ay isang interdisciplinaryong kurso kung saan pinag-aaralan ang kasaysayan, lipunan at kultura, karanasan ng mamamayan, mga suliranin at pakikibaka ng mga tao laban sa marahas na diktadura o kamay na bakal na paraan ng pamumuno ng isang pamahalaan. Dahil multidisiplinaryo ang dulog ng asignaturang ito, nakapaloob dito ang pag-aaral ng kasaysayan, ekonomiya at kalagayang panlipunan, kalagayan ng wika, panitikan, dula, pelikula, sining biswal, musika, arkitektura, potografiya, kalagayan ng edukasyon, kalagayan at paglaban ng mga kababaihan, mga personal at rehiyonal na danas at pakikibaka ng sambayanan laban sa batas militar. Ang palihan ay isang workshop o pinkian, serye ng mga lektura ng iba't ibang profesor na may kanya-kanyang espesyalisasyon at pananaliksik at nag-aambag ng pagtalakay sa iba't ibang usapin sa ilalim ng batas militar. Layunin ng palihan na magsanay at ibayong magpaunlad ng mga gurong magtuturo ng PS21 at mga gurong nagtuturo tungkol sa panahon ng batas militar. Isa po itong teacher's training. Ibinubukas natin ito ngayon sa lahat ng guro, mag-aaral, mananaliksik, at lahat ng interesadong matuto tungkol sa buhay-buhay natin sa panahon ng diktadurang Marcos. Layunin din ng palihan na bumuo ng mga kagamitang panturo para sa mga paksa. Tukuyin at ibahagi ang mga kagamitang matatagpuan sa lahat ng unit ng universidad at bumuo ng mahigpit na ugnayan at pagtutulungan sa hanay ng mga faculty sa pagtuturo ng asignatura. Ang palihan ay inorganisa ng PS21 cluster na binubuo ng mga nagtuturo ng PS21 sa UP Diliman, UPLB at UP Cebu. Binubuo po ito ng inyong lingkod bilang project leader ng palihan, katuwang sina Associate Professor Roderick Habar ng UPLB at Associate Professor Marie Rose Arong mula sa UP Cebu. Kasapi rin po ng cluster sina Assistant Professor Carlo Mungaya at Associate Professor Pauline Hernando mula sa UP Diliman at Assistant Professor Lawrence Marvin Castillo mula sa UPLB, sina Kenrick Buduan at Jerusalem Cruz ng General Education Center ang mga project assistant ng palihan. At ito po ay pinondohan ng HASAAN, GE Faculty Development Program ng Office of the Vice President for Academic Affairs. Nakapagsagawa ang PS21 cluster ng 10 panel na may kabuuang 23 lektura. Ang mga panayam na ito ay pinangunahan ng mga primary source at o subject experts sa paksa. Ang bawat panel ay binubuo ng 2-3 tagapagsalita. Sinasagawa ito tuwing Lunes mula Setyembre 6 hanggang Disyembre 6, 2021, sa ganap na alas 2 hanggang alas 5 ng hapon via Zoom. Kasama po natin sa palihan sina Professor Rowena Reyes Bukeren, Associate Professor Roderick Habar para sa panel ng kasaysayan,
Attorney Nery Javier Colmenares ng NUPL at Executive Director Jose Enrique Africa ng Ibon Foundation para sa panel ng karapatang pantao at kalagayang pang-ekonomiya at panlipunan. Professor Maria Diosa Labiste, Professor Gonzalo Campo Amor II, at Professor Ricardo Mariano Lasco para sa panel ng media, wika at komunikasyon. Professor Ruel Aguila, artista at direktor Bonifacio P. Ilagan, Assistant Professor Lawrence Marvin Castillo para sa panel ng panitikan, dula at pelikula. Professor Raul Navarro at Senior Lecturer Honorio T. Palarca para sa panel ng musika at potografiya. Congressional Representative Antonio Tinio at Professor Gerard Ray Lico para sa panel ng edukasyon at arkitektura. Professor Judy Tagiwalo, Professor Nancy Kimwell Gabriel at Associate Professor Pauline Marie Hernando para sa panel ng kababaihan. Professor Emmanuel V. Domlao at Assistant Professor Carlo Miquel Mongaya para sa panel ng mga regional na danas. Binibining Joanna Carino ng Cordillera People's Alliance at Senior Lecturer Luwalhati Abru para sa panel ng mga katutubong pamayanan at pamayanang Muslim. Binibining Lisa Ito Tapang at Professor Ramon G. Guillermo para sa papel ng Sining Biswal at mga kilusang bayan. Ito po ay isang tanging handog sa paggunita natin ng 50th anibersaryo ng Deklarasyon ng Batas Militar sa Pilipinas ngayong 2022. Sa pamamagitan nito, nais po naming ipaalala na hindi natin nalilimutan ang lagim na dulot ng martial law at kung bakit hindi na dapat itong maulit pa. Tinataguyod po namin ang pangangailangan nating magsuri ng lubos at matuto sa ating karanasan upang hindi na muling maulit ang pagkakamali at pinsalang na idulot ng marahas na paghahari ng diktadurang Marcos. Isinususog po rito na walang katapusan ang laban para sa katotohanan at katarungan, laban sa mali, sa masama, sa marahas at di makataong paraan ng pagpapatakbo ng bayan. Never again, never forget.